ating i-welcome si Dino De Leon na kumakatawan kay Senador Laila De Lima. Ilanda ang batas na gawa ni Laila sa Senado. Lumaban sa korap at sindikato sa gobyerno. Naglingkod ng tapat sa Pilipino. Nilabanan tiwalit mamamatay tao. Justisya't panoorin muna natin yung video ni Ma'am. May mga nagtatanong kung sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan ay may lakas pa akong muling tumakbo. Ang aking walang pag-aalinlang ang sagot, opo, hindi ako natinag ng pagkakulong at lalo pang naging matatag at masigasig sa paglaban. Ipinakulong man nila ako, hindi nila kailanman nakulong ang aking paninindigan at hinding-hindi nila kailanman maikukulong ang katotohanan na ako ay inosente. Hindi sa pagkakulong matatapos ang aking kwento. Patuloy man nila akong siraan at gawan ng fake news. Tuloy ang laban. Hindi lamang para sa aking paglaya, kundi para sa paglaya ng ating bansa. Paglaya mula sa karahasan at mga patayan. Paglaya mula sa katiwalian. Paglaya mula sa pang-aagaw sa ating teritoryo dahil sa pagsipsip sa dayuhan ng mismong nasa Malacañang. Paglaya mula sa inusistisya at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at karapatang pantao. Ito po si Laila De Lima. Dumadama, dumadamay, lumalaban, ibalik ang hustisya. Magandang hapon sa inyo, Cavite! Hustisya! May bago po akong ituturo sa inyo. May bago po akong ituturo sa inyo. Pwede po ba yon? Pag sumigaw ta ako ng Laila De Lima, sumigaw po kayo, palayain! Ulit ah. Laila De Lima! Palayain! Laila De Lima! Palayain! Pangalawa, pangalawa. Peking ebidensya, isigaw nyo, ibasura! Peking ebidensya! Ibasura! Laila De Lima! Peking ebidensya! Ibasura! Kada pumapasok po kami ng kahit anong rally, tinataas po namin ang aming kamay. Taas po inyong mga kamay. Ano po ba ang ibig sabihin nito, no? Gayahin natin si Laila De Lima. Hindi lang po yan appear kay Regine Velasquez, no? May iba pa po ang ibig sabihin yan. Una, 5 taon na pong nakakulong si Laila De Lima sa paitan. Wala pong kasalanan si Laila De Lima. Ang tanging kasalanan niya lamang po ay ipinaglaban niya tayong lahat. Nung mga oras na malawakan ang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte, may nag-iisang Laila De Lima nagsabi, hindi kailanman sagot ang patayan sa droga. Kaya naman, pinatahimik nila si Laila De Lima. Binigyan nila ng mga peking kaso, mga budol-budol. Sinabi mismo yan ng United Nations Working Group on Arbitrary Detention. At nakita nyo, three days ago, yung mismo mga testigo sinasabi, walang kasalanan si Laila De Lima. Natuwa kami ng mga oras na yon, pero nung pinag-iisipan namin na mabuti, hindi pala nakakatuwa. It took 5 years of injustice before they did that. And they were all afraid of Rodrigo Duterte. They were all afraid of those who took advantage of the justice system. At kung maaalala nyo po, bakit ba nila ipinakulong si Laila De Lima? Kasi alam nila, kung si Laila De Lima ang nag-imbestiga bilang dati siyang bar top notcher, bilang dati siyang Secretary of Justice, bilang dati siyang Chairperson ng Commission on Human Rights, at nagpakulong ng napakarami mga kapangyarihan at tiwali, hindi sila makakatakas kay Laila De Lima. Nung mga, alam nyo po, kabibisita ko lang kay Laila De Lima nung Sunday. No? Kabibisita ko lang po sa kanya sa kulungan. And I'm happy to report to everyone that her spirit remains to be intact and her spirit remains to be indomitable. Ginawa niyang opisina ang kulungan. Biruin niyo po yun ah. Hindi po madali sa loob ng kulungan. Walang TV,
walang internet, walang aircon, walang cellphone. Ang meron lang si Laila de Lima, ballpen at papel. Pero ipinaglaban niya pa rin tayo sa loob ng kulungan. Nakapagpasa pa rin siya ng 700 bills and resolutions. Kasama dito ang Four Peace Act. Kasama dito ang Magna Carta of the Poor. Kasama dito ang Senior Citizen Commission on Commission Act. Pinaglalaban pa rin tayo ni Laila de Lima sa loob ng kulungan kahit na siya ay nakakulong. Taas ulit natin ating kamay. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, stop! Tama na! Tama na kayo mga tiwali! Tama na kayo mga pamilya na ginagawang negosyo ang Cavite! Tama na! Kayong mga magnanakaw! Tama na kayo mga mamamatay tao. Ang sigaw ni Laila de Lima, hustisya! Para sa malawak kapatayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte, kasama mga kabataan, kasama mga aktivista, kasama mga abogado, kasama si Akian de los Santos, kasama sila Baby River, kasama sila Chad Book, hustisya! Para sa pagbabastos at pagpapatahimik sa mga nasa media, kasama na hindi makatarungang pagtrato sa prangkisa ng ABS-CBN, hustisya! Hustisya! At para sa bilyong-bilyong ninakaw ng pamilya Marcos, hustisya! Hustisya! Taas muli natin ating mga kamay. Huli na po ito. Ano pa ang ibig sabihin nito, no? Ang ibig sabihin nito, taas nyo pa! Taas nyo pa! Abot na natin ang pag-asa! Abot na natin ang hustisya! Cavite, handa na ba kayong ipanalo si President Lenny Robredo? Hindi ba, nakakakilig pakinggan President Lenny Robredo? Vice President Kiko Pangilinan. Huwag po tayo magkakamali, ah. Kailangan po nila na makakampi sa Senado. Iboto po natin ang tropang angat. Isama po natin. Tayo po mga kabitenyo, bayan ng Magiting. Isama po natin ang isa sa pinakamagiting na Pilipino, Laila de Lima. Huling-huli po sa lahat. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo, ah. Huling-huli po sa lahat. Alam niyo po, sino ba tong tao na to na nagsasalita para kay Laila de Lima lagi? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako po ay volunteer. Hindi po ako binabayaran para tumayo dito sa inyong harapan, kagaya ninyong lahat. At bakit ko po ginagawa ito? At bakit ko po ginagawa ito? Kasi, nung nagsisimula pa lang po ako, nung ikukulong pa lang si Laila de Lima, kwento ko lang po, naimbitahan po ako sa isang meeting ng mga volunteer na abogado. Wala pong gusto mag-volunteer kay Laila de Lima kasi takot na takot po sila. Pumasok po si Laila de Lima, pipito po kami abogado, isa batang abogado pa lang po ako noon. Nagkikwento po siya kung paano minamanufacture na yung mga ebidensya sa kanya kasi alam niya dahil may mga insider siya sa Department of Justice. At sinabi niya, bakit para nag-iisa ako? Tapos umiyak si Laila de Lima sa aking harapan, humagulgol. Hindi niyo pa po nakikita umiyak si Laila de Lima. Umiyak si Laila de Lima at humagulgol. Bakit ako nag-iisa? Bibisitahin ko po ulit siya sa Linggo. Ang sasabihin ko po kitang-kita, Ma'am, hindi ka na po nag-iisa. Laila de Lima! Laila de Lima! Peking ebidensya! Hustisya! 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 Number 18 sa balota, pinakapalaban para sa Pilipino, pinakapalaban para sa taong bayan, Senator Laila de Lima, ibalik ang hustisya. Maraming salamat po.